Hello, welcome back again to my channel, your OFW buddy, Mami G. Ang video natin ngayon guys ay makikita ninyo dito sa harapan ko. May mga pananim-pananim tayo dito at may mga jars tayo dito. Ano ba ang gimmick natin ngayon? Hilig nyo din ba ang magtanim ng mga orchids or mga ornamental plants? Pero wala kayong space, wala kayong pwedeng pagtamnan. Tulad nating mga OFW, alam ko may hilig din ninyo yung mga magtatanim. Pero kung mga nagtatrabaho lang tayo sa mga amo, wala tayong space, wala tayong magagawa. Pero may remedyo yan para yung hilig natin, yung hobby natin sa pagtatanim ay pwede pa rin natin gawin. Okay, ito yung snake plants na gagawan natin ng buhay. Ilagay natin sa mga crystal jars. Ngayon, kaya may mga jars ako dito. Itong mga jars na ito, depende na yung klase ng jars na gusto ninyo. Ito yung mga pinulot ko lang, mga binigay lang. And then may mga iba't ibang uri tayo ng bato. Kailangan na bago ninyo ilagay din yung mga bato is linisin din para magiging clear pa din yung tubig sa jar natin. Ayan, oh, may ano pa, oh, Canary Islands na uri ng bato. Galing na dito, oh, mga Canary Island shells. Pwede nating pang dekorasyon sa gagawin natin ngayon. At aayusin natin. So, bale, meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, bale, pito. O ilagay sa pitong jars ito. Pero unang-una, anuhin muna natin, i-separate natin. Siyempre, alisin natin dito sa paso. Okay, so ganito na siya. Nalinis na isa. Kung mahaba yung gusto ninyong ilagay na snake plant, siguro mas maganda yung mas mataas din na klase ng crystals. Oh, yung parang ganyan. And then lagyan na natin ng mga bato. Then ito may mga pano ko eh, mga shells, parang shells siya. So yun ang ilagay natin sa ibabaw niya. Or lagyan pa natin ng mga colored. Ayan. Okay. So ito, pwede na nating lagyan ng tubig. Tignan ninyo yung mga space na ganun. Pwede ninyong ayusin. Tignan niyo ito guys, o yung lalagyan ng kape sana ito pero hindi na ginagamit kasi sira na yung katawan nito, hindi na nagfa-function. Kaya itong jar na to, lagayin. Ganun lang naman yun eh, riremedyuhan mo lang kung saan maganda. Parang unique siya, di ba? Ayun, anuhin lang natin. Guntingin itong part na ito para naman maganda siyang tignan at baka may ano siya, may insekto doon para hindi niya sirain lahat yung buong ano tanim. Pwede rin nating alisin yun, yung part na yun. Diyan may sira din dito. Yun din.
mga ano lang ito doon sa Pilipinas, diba? Nakikita mo lang sa gilid-gilid ng daan. Okay. Next, ito. Dito natin ilagay sa jar na to. Tignan natin yung magiging outcome nito. Ayun. Ah, ito. Itong Canary Island na bato. Hindi pala uri ng bato eh. Depende sa tipo ninyo. Mga trip ninyong ilagay. Okay lang. Ilagay na natin yung mga shells. Diyan. O, ayan. And then, lagyan na natin ng tubig. So, meron na tayong dalawa. Okay. Para naman, ayusin. Ganyan. Diba? Meron na tayong dalawa. And then, bibili pa ako sa baba ng bato. Kulang ako ng bato. Okay, so ayan na yung dalawa. Okay, so yan yung dalawa na natapos natin. Okay, may kunting ano siya doon. Sira. Ito kasi, kahit na wala pa siyang roots, no? Pwede nang itanim yan. Maglalabas yung ugat niya. Alam niyo, naranasan ko din nagbenta sa palengke noon. Yung panahon ng rheophobia, mantakin niyo yung isang napakaliit na tangkay lang noon, mabebenta mo yun ng 50 pesos. Tapos yung buong paso, may 500, mga thousands, ganun. Napakasaya yung ganun, no? Yung nagbebenta-benta ka rin ng mga ganitong halaman. Kaya pwede itong pangnegosyo, pwedeng panregalo sa mga kaibigan. Lagyan natin ng tubig. And then, the last one. Ito is para tataas siya. Unahin natin lagyan ng bato. Ang maganda dito sa snake plant is kapag inilagay mo sa loob ng bahay, nakakasagap siya ng masamang oksigen. Ito nakahanap ng lugar itong isa. Okay, ito naman yung dalawa. So, that ends our video now, guys. At sana nakapagbigay ako sa inyo ng information kung paano natin pagandahin yung mga tanim natin. At kung paano natin na magawan ng paraan yung hilig natin sa pagtatanim, di ba? So yung mga ordinary plants diyan, pwede pala nating gawan ng mas magandang version. So if nagustuhan niyo ang ating content, like, share and subscribe. Don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo whenever we have new videos.
ibenta. Pwede rin natin silang ibenta, guys. Oh. And yung palagi kong sinasabi, we can be somebody, not just nobody. Adios!